hello sa inyong lahat. So ngayon April 1 at pupunta po tayo ngayon sa isang art love o team love dito sa Tamar mismo kasi po ay nagpa-book ako dito. So may events na magaganap mula noong 25 hanggang June 2. Kaya tayo po ay pupunta doon para makita natin yung kabuuan ng art team love dito. Tama po yung narinig niyo. Mamamasyal po tayo dito at makikita natin yung mga nagagandahan na beautiful art visions o egg shape dito sa May Tamar. At that's why na nandito ako ngayon naglalakad para ibahagi at ipakita ko sa inyo ang kagandahan ng art vision dito sa May Team Love. So ano pang hinihintay natin? So start na tayo guys kasi nakapila na ako and I'm so excited na rin talaga. Okay guys, waiting for our schedule of 8:30 dito sa Art Team Love. Dito yan sa Tama. Here we are. Ito yung pagkakataon na picture guys kasi wala tayong kasama. Wow. So yun guys, nakiusap lang tayong may makakuha sa atin. Yeah. Finally, at meron namang nag-volunteer na makakuha sa atin ng malalaking egg na to. Sobrang ganda. So, very beautiful. Wow, nice. Dito si Joy. So beautiful guys, ang ganda. Galing ko dito si Joy, kaya pa yan. Kanya-kanyang kuha sila guys. Tulad niya, bulak daw niya.
Sige. Wow, so nice. Kanya-kanyang posing tulad nito o maganda. Kung sila ay hindi magkamayaw, tayo din po ay hindi rin magkamayaw sa ating nakikita. Napakaganda at napaka-colorful ng mga egg shape dito sa Tamar, Hong Kong. At syempre guys, at free admission to international yung mga visitors, especially from mainland and different countries. And according to that responded na tinanungan po natin, lalo na doon sa mga nag-guide sa atin, this egg shape is 200 objects po. At meron siyang, sa bawat isa ay may measuring 3 or 5 meters or 16.4 feet tall and sitting on land. So nakatayo po yan. I don't know what they are done, pero pagka tinutulok o pinupush mo siya is nagmo-move naman, especially kasi kailangan talaga niyang move dahil nga magandang tingnan yung nagmo-move yung mga egg shape dito. So and sometimes nakikita natin nag-change yung color nila and different sounds also na merong response at pwede mo siyang hawakan. So napakaganda ng kanilang ginawa dito sa so ito na yung Tamar. At napaka na siya. Very excited lahat. Ayan, yung mga bata talagang very happy. Ayan. At syempre dahil nga ginawa ito noong March pa, so itinaon nila ito sa Eastern Holy Week or Eastern something like that. Pero ang alam ko is magtatagal ito hanggang June. So marami pang chance. Marami pang pagkakataon. At siguro I'm going to bring my daughter here also pagka pumunta siya dito sa 16. So ibibisit ko rin siya dito guys. At talaga namang very spectacular yung art at saka yung light display ng light up Hong Kong dito. Talaga grabe at super ang saya. So nabusog po yung ating mga mata and I think na mabubusog din yung mga mata ninyo habang kayo ay nanonood. At talaga namang masasabi ninyo sa sarili ninyo na wow, ang ganda talaga. Very cool experience at very amazing talaga. So nung nakita ko to sa my pictures pa lang, I thought na they are open for walking by sea, pero hindi pala. Nilagay lang doon sa pinatong lang din nila doon sa may tabi ng dagat para lang mag-continue yung lights, lalo na kapag may tripod or a drone, makikita lahat yung beauty nito. So look at that, napakalawak nito guys. At dito lang yan sa may Hong Kong Victoria Harbor na nakikita natin yung very creative and yung experiences this spring from yayakapin talaga natin ang New Tive Love Installation na anticipated annual events dito sa may
summer Hong Kong. So actually hindi lang sa Hong Kong nangyayari ito, at I think meron din sa ibang bansa like in Japan, something like that. Pero yun pa lang ang alam ko na nagkakaroon ng digital package eliminating na meron din sa ano sa Chimchachoy dito sa Hong Kong. So different countries meron din po 'yan. So maraming mga arts talaga yung mga ipinagkakaloob o pinapakita ng government ng Hong Kong. At syempre, 'yan ay nagsimula din kay si isang Australian leisures ng pangalan niya si Karen Sweeney. 'Yan yung the author. Napakaganda ng kanyang explanation sa egg shape ng nito. So quite beautiful at talagang sulit na experience na nakuha ko dito sa Tamar. Mahabang panahon na rin siguro yung during na nagkaroon ng tawag dito ng pandemic. So ayan nga yung harbor, sinasabi nilang nagbabalik nagbabalik yung ganitong fame ng collective ng Team Love sa ganitong event. So everybody are happy. So inopen nila ito noong March 25. So magtatagal ito na June 2. So ganong kahaba. Marami pang buwan. So kahit magpabalik-balik ka, magpabuka lang, and then you can enjoy anytime this. And this is the incredible talagang outdoor project dito sa may Victoria Harbor. At syempre, yun, ino-offering nila yung pinaka-unique na experience dito sa combines art and science and technology. So I think every school, I think meron din yan sa different around here in Hong Kong, mga science o sa M+, Chimchachoy, Central and different places here in Hong Kong na magkaroon ng exhibition ng Team Love. Continuous captivating display na created by Team Love and collaborations with the LCST Arts Promotion Office and Science Promotions. So, yun lang guys. At see you sa part 2 ng ating Art Team Love dito sa Tamar.